Dumarami na ang local government units na naalarma sa pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa kanilang nasasakupan. Samantala, alamin natin ang mga pagbabago sa paggunita ng Semana Santa sa harap ng pandemya. May ulat si Alan Francisco. Sa Quezon City, pumalo sa mahigit 1,700 katao ang mga nahuling violators ng health protocol ngayong araw. Ito na ang pinakamaraming nahuli sa lungsod sa loob lamang ng isang araw mula 5:30 ng madaling araw hanggang 2:30 ng hapon. Batayan sa pinagsamang puwersa ng Task Force Disiplina, Pulisya, Barangay Public Order and Safety at iba pang tanggapan sa City Hall. Sabi ng otoridad, sa ilalim ng ordinansa, wala nang warning sa mga hindi maayos sa nagsusuot ng face mask, face shield at walang social distancing. Nag-i-issue agad sila ng ticket na may kukulang multa, depende kung pang ilang offense na. Ang first offense mo is 300, second offense mo 500, and third offense mo 1,000, with kulong na yon. Sa Quezon City pa rin, nagkasundo ang lokal na pamahalaan at ang mga bishop sa lungsod na limitahan ng mga programa para sa paggunita ng mahal na araw ngayong taon. Bawal na muna ang tradisyonal na pag-asagawa ng penitensya at pabasa, pero ang online pabasa ay pwede naman. Hinikayat nilang isagawa na lang din online ang visita iglesia. Sa Cavite, nababahala ang provincial government sa biglaang pagtaas ng COVID case sa lalawigan. Ayon kay Governor John Vic Rimulya, pumalo sa 196 ang bagong COVID cases kahapon at 4 rito ay galing sa Kapitolyo. Karamihan sa mga infeksyon sa probinsya ayon kay Rimulya ay mula sa mga nagtatrabaho sa Metro Manila. Ang ilan din ay dumaranas na ng quarantine fatigue. Gayunman, hindi pa rin magpapatupad ang LGU ng boundary control sa kanilang 19 na boundary points. Sa Pampanga, mahigit sa 5,000 na bakunang AstraZeneca ang dumating na sa lalawigan. Personal itong tinanggap ni Governor Dennis Pineda at iba pang opisyal. Sa Bulacan, pinabulaan na ng Provincial Health Office ang kumakalat na social media post na di umano'y may bagong variant na ng COVID sa lalawigan. Ayon sa Provincial Health Office ng Bulacan, walang community transmission ng anumang COVID variant sa kanila. Kasabay nito, ang kanilang payo na huwag agad maniwala at huwag i-share ang mga hindi beripikadong impormasyon. Alan Francisco para sa Bayan.